May concept sila na sinasabi nila yung time daw, the past, the present, and the future is all happening all at the same time. It depends lang on how you wanna look at it. Ito, may nagre-request. Ito, nagre-request sa akin. Sabi niya, Miss P, meron ka bang video or meron ka bang topic about revision? Ano may revision? This is a manifestation technique popularized by Neville Goddard. Ha? Pag-uusapan natin ito as much as I can. Sana matapos ko ito. I will give you why do you wanna do this, when do you wanna do it, and how to do it. Beautiful people, ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Oo, gising pa kayo. Nakikinig pa kayo. Siyempre, dapat gising kayo. Maganda ating pag-uusapan ngayon, ha? Revision technique. Yan, nag-aabang sa akin ngayon. Mamaya, ito ha, meron ba kayong mga ginawang maganda sa panahon ng pandemya? O, yung iba, nawala ng trabaho eh. O, yung iba naman sobrang nalungkot. Iba, di nakauwi ng Pilipinas. Ano ba ang mga ginawa ninyo in the past over 1 year, almost 2 years na. Pero bago ang lahat, babati muna natin ang happy birthday ulit. Ito, nagpapabati ng happy, happy birthday is si MJ mula kay Marvy. Happy birthday! Happy birthday sa'yo, kaya ka pala Mar. Marcos ang peg mo. Kasi 9-11 ngayon. At ngayon, syempre, katulad ng nabanggit ko kanina, no? Eh ngayon po ay anniversary nung the famous Twin Tower bombing. Naku, yung mga bata pa, hindi nila alam yung bombing na yun. Talaga ba sa mga panahon in the 20th century, meron? Meron! Uy, hi muna kay Ray Reyes, nakikinig sa atin ngayon. Nanonood pala sa FB, taga Australia. Kamusta mga kangaroos natin dyan? Daming kangaroo dun eh. Ah, cute ka na mga kangaroo. Si Ray Reyes, andyan, nanonood sa atin. At marami pa po mga nakikinig na at nanonood na ayaw bumati. Ito, may nagre-request. Ito, nagre-request sa akin. Sabi niya, Miss P, meron ka bang video or meron ka bang topic about revision? Ano may revision? This is a manifestation technique popularized by Neville Goddard. Ha? Pag-uusapan natin ito as much as I can, sana matapos ko ito. I will give you why do you wanna do this, when do you wanna do it, and how to do it. Yan, bibigay ko yan sa inyo. At inspired itong pag-uusapan natin, of course, from the teaching of Neville Goddard. Nabanggit ko na dito siguro kung sino si Neville Goddard. Isa ito sa mga nire-respeto na mga nagpa-practice po ng art of manifestation. Yan ha. If you want to change your past, this is the technique na pwede mong gawin, no? Paano ba yun? I-re-revise yung past. If past is past, dapat tapos na yun. Hindi mo na magagawa ng paraan na mabago pa. Oh, pwede yung mabago ang nakaraan. May concept sila na sinasabi nila yung time daw, the past, the present, and the future is all happening all at the same time. It depends lang on how you wanna look at it. Mahirap pong intindihin yung konseptong yan. And I think I don't have much time to explain it further kung papaano yan nangyayari, yung prinsipyo niyan. Siguro some other time. Pero ito, just to answer the question kung ano ba itong the revision technique, kung ano ba ito. Ito ha. Isa ito sa mga powerful technique na itinuturo ni Neville Goddard. Ito lang, huwag niyo pong gagamitin ang technique na ito to manipulate another person. Let that person create his own life, no?
For example, wanting to make somebody come back to you. Kung kunyari, nag-away kayo at naghiwalay kayo ng asawa mo or whoever, no? Huwag niyo pong gagamitin lang itong technique na ito to manipulate yung mga ganon, no? As much as possible po. This is my opinion about this. This is very, very powerful. At pag ginamit niyo ito to control or manipulate someone, merong ano yan, karma. May karma yan. O kaya naman eh, meron kayong wini-wish, no, sa iba na masama. Eh, huwag niyo pong gagawin din ito, ha? Of course, may karma ang tinatawag. What you send out to the universe will always come back to you. So, pag ginawa niyo yan, pwede yan mangyari sa inyo at one point in time. Alright, so, ano? Ano nga ba ang event na kinakailangan mo ma-revise? Okay, so sinabi ko na sa inyo, huwag niyong gagawin ito to manipulate anyone. So, what are the events? No? It could be yung mga heated argument mo sa relative or friends or business partners. Anyone, no? You have a heated argument o isang pagtatalo na nakakabagabag sa'yo. Ayan. Ano pa? Accident in the past? Pwede. Sino pa? O kaya pwede ka rin yung, for example, yung nawala ng pet mo, no? Yung doggy or puppy or kitty, di ba? Nawala yan. O kaya naman, any event na parang nakapag-form sa yung belief that is affecting you. Yun yung mga events na gusto mong i-revise. Alright. Eh bakit mo nga ba dapat kinakailang i-revise ang isang hindi magandang event na nangyari sa buhay mo? Usually, pagka ang isang event ay hindi maganda, ang nangyayari ay you keep that memory playing over and over again in your mind. So when you keep that memory playing over and over, it keeps happening. So, paulit-ulit lang siyang nangyayari on a different occasion, you will attract the same thing. Diba? At isa pa, ang nakakapag-eager sa'yo or nakakapag-urge sa'yo to talk about it and think about it is because, number one, it's either painful, no? Hurtful, or shameful, nakakahiya. Meron kang isang argument o isang pag-uusap dun sa isang tao, tapos parang may nasabi kang mali, and parang feeling mo shameful, no? Alright. Ito, lagi natin tatandaan, a repeated thought becomes a belief. At minsan, hindi nakakapagsilbi ito na maayos sa atin dahil minsan hindi naman tama yung ating mga naiisip, no? A repeated thought becomes a belief at nagiging harmful sa iyong well-being, especially pagka ito ay negative thoughts. Ang tawag natin dyan sometimes ay painful memories. Ayan. These are the reasons. Sabi nga ni Lao Tzu. Kilala niyo si Lao Tzu? Kilala niyo ba si Lao Tzu? Ito po isang philosopher noong Tang Dynasty. 500 BC. Ayan, 500 years before Christ. Panahon ng Tang Dynasty ito. Siya ang nagsulat ng librong Tao Te Ching. Ang spelling nito ay Tao Te Ching. Pero it's pronounced Tao Te Ching or the Book of the Way. Ayan. May mga iba kasi tinatanong niya, saan mo kayo nakuha yung mga sinasabi mo? Ito, binibigay ko na sa inyo yung source ko para pag may panahon kayo to really want to dig deeper dun sa mga binabanggit ko, eh pwede nyo halukayin yan. Hanapin nyo to, baka meron akong mga nami-miss out dyan na hindi ko nasasabi. I-share nyo rin sa akin, ha? Alright, sabi ni Lao Tzu, he believes that in the harmony of things, sabi niya, pagka daw may harmony ang mga bagay, ang mga tao daw po ay makakapag-ugnayan ng maayos sa iba. Tinagalog ko na lang. At kung i-consider nila ang feelings ng iba at hindi lagi ang feelings nila. Recognizing that their self-interest is not always the interest of others. Oh, may ganun. Okay, ito. Sabi niya, ito pa. Watch your thoughts because they become your words. Your words become your action. Your actions become your habits. Ayan. And your habits become your character.
and your character becomes your destiny. In other words, lahat ng thoughts mo becomes your become your destiny. Your thought can become your reality. Kaya nga dapat ano eh, dapat ano tayo eh, hindi natin paulit-ulit na pine-play over and over, paulit-ulit na nga over and over pa, yung mga hindi magandang nangyayari. Dahil pagka hindi magandang nangyayari, mauulit-ulit yun. It's the same thing all over again. Mga paulit-ulit na lang, lagi na lang. Kasi iniisip mo eh, di ba? Okay, so paano mo ginagawa? Ito na. Number one, pick an event. Pipili ka muna ng isang event, katulad ng nabanggit ko kanina. Tapos, i-revise mo yung event the way you want it. For example, meron kang nabanggit, dapat hindi mo sinabi. So, ano sanang sinabi mo? So, in that event, while you are revising it, you think about it and dapat ito yung sinabi ko. Diba? And then, congratulate yourself or be grateful na tama yung nangyari. Okay. At kailan yun na dapat ginagawa? Kailan ito dapat ginagawa? Ang suggestion ni Neville Goddard, ang best time daw is 10 minutes before you dose yourself to sleep, no? Dapat daw po ito, you repeat the scene over and over again bago ka makatulog. O, ito ha. Huwag kang mag-a-add ng resistance by doing this. Ito, number one, overdoing it. Ayun, yung parang, tama ba yung ano? Tama, o kaya yung obsessing over it. Yung nagdududa ka pa kung tama ba yung nagawa mo. Di ba, no? Napakalino naman ng instruction. Siguro once, twice, three times, pwede mo yung gawin and then let it go. For example lang, ito, yung isang pet owner, yung kanyang pet, nakatakas, nasagasaan. So, as years went by, ito, this is a story, no? Na nabasa ko. As years went by, na parang feeling niya guilty siya, hindi siya magaling na pet owner, parang, you know, parang na-guilty siya doon sa nangyari sa kanyang aso niya. So one time, many, many years after, yung kanyang kapatid had a show somewhere at hindi nagpaalam sa kanya. Pag uwi, may dalang aso, kamukhang kamukha ng kanyang pet. No, ginawa niya itong technique na to, ang difference lang, may konting diferensya lang ng konti yung hindi kamukhang kamukha, almost kamukha, same gender, same color, except for a small spot somewhere in the body. So, yun. So, it can happen. Yung accident, ito, super ano to, super nangyari ito nito. Merong isa na parang medyo crippled ng konti yung kanyang walking dahil nung bata siya, na-miss niya yung pagbaba niya sa swing. So, medyo na-paralyze siya. So, ginawa niya rin itong technique na to. Alam mo, pag iniisip mo, parang talaga nangyari ba yun? Oo, ito ba? Tryin nyo kaya. I-try ninyo. Okay, so, ayan. Ang ginawa niya itong technique na to, 2-3 weeks later, umayos yung kanyang pagtayo. And then, he slowly walked. Oo. Ang inimagine niya, naglalakad siya sa beach. So, ang importante dito is the imagination. Kung gusto nyong malaman kung how to imagine the right way, ang dami ko niyan sa YouTube. Tignan nyo na lamang po doon sa YouTube yung mga technique kung papaano po makapag-imagine ng tama. Ang dami-dami ko pa yun. Look for me on YouTube, Princess Javier Castro. I'm also in podcast. Diba no? Ayan. May argument kayo sa supervisor. Ano ba yung magandang mangyari? You try to imagine. I do coaching. Pero na ano lang ha, hindi ko ginagawa full time. Pwede ko naman kayo pagbigyan. Kung may mga questions kayo, you PM me. Pwede po kayo magsulat sa YouTube. Pwede po nyo akong i-PM. Hanapin nyo po ako sa Facebook. I can coach you for free. Oh, kaya lang magsaset lang talaga tayo ng oras na maayos, no? Dahil marami din po tayong, alam mo, in demand din ng ano ko eh, in demand din ng beauty ko. Oh, yan. Sana naintindihan nyo po ito ha, kung paano gagawin. So you have to choose an event, revise it in your mind. Maganda pa nga kung isusulat ninyo eh. Iba, it will be more effective sa kanila kung nakasulat. At yung isa naman ay revise ninyo and of course, you revise it the way you want it. And then you imagine yourself that you are in that scene every single night. Do it once or twice or three times.
and then let it go. And be grateful in that imagination. No? Kunyari, ito ha, merong isang example dito. Nagkaroon sila ng argument nung kanyang boss, no? And in that argument, parang pikon na pikon siya, parang gusto niya ng jombagin yung kanyang boss. So what he did was, in-imagine niya yung boss niya, invited him over sa isang, you know, parang meeting, at pinag-usapan nila yung magandang project, no? Na he's going to be part of it and he will take charge of that project. At nangyari yun, no? Over a Zoom coffee, nangyari yung project na yan. At of course, naging magkaibigan sila later on. Pwede mangyari yan. So, yung in-explain ko sa inyo, yung sinabanggit ko sa inyo kanina, it depends on what state mong gustong pumunta. Kaya nga sinasabi nila eh, time is ano daw eh, happening all at the same time. It depends kung which state you want to go. Mahirap maintindihan. Ha? Paano nangyari yun? Yung future, tsaka past, tsaka present, pare-parehas lang. Well, yun ang explanation nila. Kung di nyo man matanggap yan ngayon, eh siguro sa mga susunod na panahon, I will explain that sa inyo, no? Kasi wala na tayong oras. As always, wala na kaming time. Oh, eh, nagtatanong ba sa akin dito? Miss P, sabi niya, pwede mo bang gawin ang revision para mapabalik ko ang dating boyfriend ko? Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, huwag niyong gagamitin ito para i-control ang inyong ang buhay ng ibang tao. Kinakailangan, it's about yung let that be, if that's the choice that they have, huwag na. Di ba, no? Huwag na. Huwag niyo na pong pangahasang pampakialaman yan. Always remember na lahat ng nangyayari sa inyo, kahit ano pa man yan, mabigat man yan, or nakakalungkot man yan, everything has a purpose. And sabi nga nila, di ba? There is always a gift underneath the pain. Yun, di ba? There is always a gift underneath a pain. Hanapin mo yung gift. It's always teaching you something. Yung mga lahat ng binabanggit ko sa inyo dito is just all in principle. Hindi niyo po ma-appreciate ito if you do not experience it. So the best teacher is your experience. Kwento niyo sa akin kung ano ang mga naging experience ninyo doon sa mga pinag-uusapan natin dito. Oh, dahil dyan, we gotta go, we gotta go! Princess Javier Castro. Alright! Next week, abangan nyo, may guest na naman ako, as always. Sana nga, as always, no? Paano kaya yun? Basta gagamitin natin, ano, as much as possible, I'll put some guests here para po meron naman tayong ibang napag-uusapan, ha? Alright! Hanggang dito na lamang po, ako'y magpapaalam na for this week. I'll see you again next week, alas 9 ng gabi, Beyond Wellness with Miss Pete. Ako po. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. I'll see you next week. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Ayan. Ito po si Miss P, Princess Javier Castro. Bye for now. Happy, happy weekend.